Magandang araw po sa lahat, lalo na po sa aming mga subscriber, viewer at visitor sa aming channel. Kung kayo po ay bago pa lang sa Philippine Real Property Search, kayo po ay iniimbitahan namin na kayo po ay mag-subscribe para po inyong makita ang lahat ng ating mga property for sale at pati po yung mga bago. Ang property po na atin ang kinukuha na ng video, naka-location po ito sa Bagak, Bataan. Ito po ay may sukat na 8 hektarya, ang category po ay barangay certificate at ibinibinta sa halagang 130 pesos per square meter. Ang property po natin ay naka-frontage po ito sa bypass road, highway po ito na dumaan sa property at naka-frontage po ang ating property na more than po 200 meters ang kanyang frontage. At dito po sa area ay naka-overlooking po tayo sa West Philippine Sea. Maganda po ang ating views. Nakikita po natin yung mga mountain views, sea of clouds, plus yung po yung magandang view ng West Philippine Sea, yung ating pong dagat. Kitang-kita po yan. Ang property po natin ito ay malalapit po ito sa mga subdivision sa lugar na ito. Dahil dito po ay marami na po nagtatayo ng mga subdivision. Ang layo po natin dito banda sa may public market or sa bayan ng Balanga, Bataan ay tayo po ay more or less mga 9 kilometers po ang ating layo. At dyan po ay may ospital, mayroon na po dyan Lumina Home Subdivision, may Camilla Homes dyan, mayroon pong Wiltermart, at mayroon po dyan mga establishmento katulad po ng 7-Eleven, mayroon po tayong Abinson, mayroon na rin po dyan Jollibee, may McDonald's, at mayroon po po tayong Chowking. Sa lugar pong ito ay maganda po ang ating investment dito kung tayo po ay bibili ng lupa dito, dahil po magkoconnect po ang Bataan, Tunay, Cavite ng highway ay Tulay papunta po sa Nay, Cavite at Bataan, diyan po bumula sa Marabeles. At ito pong lugar ng Bataan ay sigurado po gaganda po ang ekonomiya at tataas po ang value ng mga lupa dito, dahil po sa plano ng gobyerno na maglagay po ng Tulay papunta po ng Cavite at Bataan. Kaya dito po ang magiging shortcut na po yan, galing po ng Batangas, galing ng Cavite papunta po ng Norte, magiging maganda po ang negosyo dito sa Bagak at dito sa Bataan, dahil po sa isang project ng gobyerno na yan. Kaya po sa mga nagdanais pong bumili ng lupa, sa ngayon po ang lupa dito sa Bagak ay mura pa, dahil nga po sa wala pang improvement ang gobyerno, dahil po dito sa plano na ito na lagyan ng Tulay ang dagat na magdudugtong sa Bataan, sigurado po na magtataas po ang presyo sa lugar na ito. Kaya tinatawagan ko po ng pansin ang lahat pong mga buyers, mga investor, OFW, yung mga pensioner, yung retirees. Kung nagnanais po kayong bumili ng lupa, ang lugar pong ito ay napaganda po sa plantation, dahil po ang lupa dito ay buhaghag. Dito po nagmumula ang mga kamuti na nabibili natin sa Metro Manila. Maganda pong plantation ang lugar na ito, at the same time maganda rin pong gawing housing o mga subdivision dahil po sa mga gagandang tanawin tulad po ng overlooking ng West Philippine Sea, pati po yung mga mountain views, yung dagat, at dito po ay 360 degrees ang view. Ito po yung mga kabundukan ng Bagak and Balanga, Bataan. At kung kayo po ay bibili ng property at wala pa po kayo nakikita, ito po yung overlooking views ng West Philippine Sea. Yan po, magandang-maganda po ang ating view. Yan po, kitang-kita po ang dagat. Kung kayo po ay bibili ng property at wala pa po kayong nakikita, kayo po ay malugod naming inimbitahan. Maghanap po kayo ng property for sale sa Philippine Real Property Search, dahil marami po tayong property upload dyan. Pero bago po kayo maghanap, ang suggestion po namin sa inyo, mag-subscribe po muna kayo para inyong makita ang lahat ng ating mga property for sale at pati po yung mga bago. Kung sakali po na wala kayong napili dyan, malugod po namin kayo ininbitahan, kayo po ay mag-request na lamang ng property for sale sa Philippine Real Property Search, dahil kayo po ay aming hahanapan. Just in case na mayroon na po kami, agad po namin may offer sa inyo. Pero ang kailangan nyo pong gawin ay ipaalam sa amin saang lugar, magkano po ang budget nyo, anong klaseng property at ilang pansukat, para kami naman po agad naming may offer sa inyo ang mga property na aming pong mahanap sa inyo.
Ang travel time po natin magmula po sa Quezon City hanggang po sa property na ito more or less po ay 3 to 4 hours. Ang daan po yan, STX, pwede naman po kayo dumaan dito sa San Fernando, dito po sa Pampanga, diretso na po dito yan. Kaya po maganda po ang daan natin, meron po tayong bypass, yung STX, na mabilis na lamang po pagbibiyahe natin papunta po sa norte. Kaya po sa mga nagdanais bumili ng malapit lamang po 3 to 4 hours from Metro Manila sa May Quezon City, ito naman po yung mga tanim ng loob ng property natin. Ang mga tanim po dito ay napakadami po nitong mangga at maraming nyog, marami po mga eucalyptus. Ang eucalyptus po ay mga tutuwid na tuwid at ready for harvest na, nag-iedad na po ng 20 taon yan at meron pa pong mga mahogani. Ito po ang loob ng property natin, napakadami po nating mangga. Sa ngayon po ang mangga ay walang bunga kasi wala pong maintenance at hindi po malinis ang loob ng property. Kaya po kung inyo ito mabibili, ang kailangan nyo lang po ditong gawin ay bumili ng grass cutter. Pag kayo po may grass cutter dito, para na po itong golf course ang klase nito at maganda po talaga ang view nito. Kung view, yung mga mahihilig sa mga beautiful view, yung overlooking, ito na po ang property ng bagay sa inyo at mura po ito. Ang aming pong forecast 5 years from now, ang lupa po dito papalo po ng 1,000 pesos per square meter dahil po dito sa highway, sa bypass na ginawa na naka-frontage ang ating property. Sa ngayon po, mura pa po ang property dahil ito po ay naka-barangay certificate. Pag ito po napalagay yun ng titulo, papalo po ito ng 1,500 per square meter. Tubong-tubo po kayo, napakaganda po investment. Ang tawag po yan, land banking. Kung may mga pera po kayo na nakatago sa bangko or hindi nyo nagagamit, mas maganda po ibili nyo ng farm yan. Bakit? Ang farm po, nagagamit nyo ng farm, maganda na yung benepisyo sa kalusugan kasi na-enjoy natin yung natural source of oxygen, yung vitamin D galing sa araw, nakapagtatanim pa po tayo ng mga organic food na hindi na po tayo kumakain ng mga pagkain na may mga chemicals. Bakit ano po mga chemicals sa pagkain? Meron po tayong herbicide, may pesticide, may insecticide at mga inorganic fertilizer. Ang mga residue po yan ay napupunta po sa pagkain na nakakain natin at nagiging sakit ang ating mga katawan. Kaya po marami pong health benefits ang magkaroon po ng farm. So ngayon po ng pandemic, kung kailan po na nag-pandemic at mayroong global financial crisis, nandito naman po dumami ang ating mga farm lot buyers kasi po ngayon nila na-appreciate na ang farm ay maganda dahil dito po sa farm ay wala tayong COVID. Wala po ditong lockdown. Kung sakaling ikaw ay dito ay maabutan ng pandemic at nag-lockdown, pag nasa farm ka po, wala pong stress, hindi ka mabuburing, hindi ka may inip, magtanim-tanim ka, may pagkain ka pa. At ang kagandahan po niyan, nagagamit na po ang lupa, napapakinabangan na, tumataas pa taon-taon ang value nito. Sa mga first-timer buyer, kami po ay magbibigay ng mga guidelines para po sa due diligence. Exercise due diligence, verification first before payment. Pag kayo po'y bibili ng lupa, kailangan po maingat kayo. Huwag pairali ng emosyon. Dapat po think before you pay. Happy viewing po sa lahat at maraming maraming salamat po sa pagtangkilik sa Philippine Real Property Search.